What's your name and where you're from? Well, ladies and gentlemen, my name is Maharut, all the way coming from Philippines. Yeah. Mas madali yung ano, yung single. Mas madali yun. Ano yung single? Anong single? Ito yung single? Single, single, single is me. Single is me. My gosh! So today, guys, is a new episode of our Talk with Queen, the series. And today is really, really exciting, guys, because we are going to talk with someone. He once joined an audition in Asia's Got Talent in 2019. So without further ado, let's go. We have here our Maharut. So I'm so thankful. Thank you so much. No, I'm so honored na nandito ka sa aking episode today. Ayan, so patay po kayo, masakit na yung hunya. Salam mabuhay, it's me, Maharut. Ang nilalang na maingay, ngunit hindi nakakamatay. Ang taray, char. Sa kalaman ng lahat, char. Ang hirap na mag-Tagalog, banoy, ginoo ko. ano lang yung province namin both, we're just neighbors lang. Because you are in Surigao. Surigao City mismo, right? No, sa mainit. Surigao del Norte. So, Surigao del Norte. Ako, sa Surigao del Sur. Ako. Yes. We want to know you. Sino ba si Maharut? Kasi syempre, yung Maharut is just your, ano diba, parang stage name mo lang. So, plain name lang yun. Then, so, who are you? What do you do? That's actually Maharut. Sa totoong pangalan talaga ay I'm Joey. Ayan. And nabuo lang yung Maharut kasi ano, way back 2016 ata, in 2017. Ayan. Nag-DJ ako sa isang radio station. And then, yun. Kailangan kasi namin mag-create ng name. Oo. So yun, ginawa ko yung Maharut kasi since fan din naman ako ni Maha Salvador, Maha. Tapos ginawan ko na lang yung apelido ko, Ruth. So Maharut. Oo. Pero I am not naughty. Hindi po ako talaga Maharut na Maharut. Pero some of my vlog, parang ginawa ko na lang din yung ano, in on character ako sa pangalan kong Maharut. Saan ka nag-aaral now, right now? Sa ngayon, ano, nag-stop muna ako sa pag-aaral. Pagkatapos ko ng ano, senior high. High school. Hindi muna ako nag-proceed ng college. Kasi, okay. Ilang beses ko nang pinanood yung mga vlogs niya, guys, sa YouTube. Sa YouTube. Wow. Yes! Makapatouch. Oh, parang yung touch. touch. Na-enjoy ko talaga yung mga videos niya, guys. Lalo na yung nag-talk siya, talking Thai in public. Yun talaga. Yung isa sa mga favorite na vlogs mo. Kasi, guys. Di ba nasa Thailand ka ngayon? Yes, right now. I'm in Thailand. And, wow. Tarawat. Tarawat and bright, my gosh. Tarawat and bright, my gosh. Nakakaloka sila. Nakakaloka sila. Pihin, pisarawat. Yes, diba? So, nakita ko yun, guys. And then, actually, hindi ko alam kung sino yung nauna sa amin, pero last year, nag-vlog din ako talking Filipino in Thai strangers. Going back muna tayo sa way back 2019. Because when you auditioned in Asia's Got Talent, maraming naaliw, marami ang mga nagmahal pa sa'yo at sumuporta sa'yo because of that. So, paano ka nag-idea? Sasali ako nito, ganyan. Is it planned talaga? Oo, gusto mo? 20, oo. Wala talaga akong plano noon. Tapos, 2018 yun eh. Oo. 2018, tapos, nagtrabaho kasi ako sa ano, sa ate ko, tinulungan ko siya, ano, nagtrabaho ko sa kanya as ano, yung agent, sa mga ano, kapag nagbabay ka ng ticket, ay mga plane ticket, gano'n. Mm. So sabi ko, nasa ano na ako, ticketing agency, di man lang ako nakasakay pa ng airplane, sabi kong gano'n. One time, June yun eh, June. Pagkatapos June 1, may promo sa airplane, papuntang Manila. Tapos sabi ko, ay gusto kong ano, hindi ako nagpaalam sa ate ko, pero nag-book na talaga ako ng ticket ko. And then sabi ko kay ate, kung ano, makautang ng ticket. Kasi gusto kong ano, pumunta ng Manila. Anong gagawin mo doon? Eh nun, parang blanco ako. Anong gagawin ko doon sa Manila? Basta lang. May ticket nga ako, pero anong gagawin ko doon? Isaktong-sakto, kasi before pa nag-audition ako ng
Asia's Got Talent, nag-audition na din ako sa ano, Pilipinas Got Talent before. So parang may mga sa mga page naka-follow ako doon, tapos yung mga page nila is may naka-post na may Asia's Got Talent audition sa Manila, sa ano, sa Quezon. Yeah. Oo, so yun na lang yung pinapaalam ko kay Ate na mag-audition ako Ate doon sa ano, kaya pautangin mo ako ng ticket. So go lang ng go. Tapos pagpunta ko doon, yun na nga, nag-audition ako, di ko alam yung ano ipapakita kong talent, ano yung gagawin ko talaga doon. As in on the spot ako nag-ano doon audition. So pagpunta ko na doon, napaisip ako, naghahanap ako ng mga ano ba talaga yung talent ko, hindi ko naman talaga yung talent ko actually ano, nasa circus ako before, yung ano, yung contortionist, oo, nag-acrobat ako, yun yung talent ko. Ipagpunta ko ng ano, kadalasan kasi yung talent kong acrobat is wala lang sa ano, palkingkingan, tapos international ano na yun, international ano, oo, talent show. Oo. Hindi naman kasi kakaiba yung ano yung talent ko eh sa iba. Mas may meron pang mas magaling sa akin. So yung ginawa ko, naghahanap na lang ako, bakit di ko na lang kaya dalhin yung kalokohan ng Pilipinas, yung vibes ng Pinas doon sa international. Oo. Tapos pag audition ko doon, yon yung humor ng mga Filipino, yun yung in-audition ko. Basta wala, hindi naman ako, hindi ako na-expect na makuha. Basta makapunta ako ng Manila, makasakay lang ng airplane. Pero di ko akalain, nakaproceed ako ng ano, level 2, level yun eh. Tapos pag lagay ng level 2, nakapunta ng level 3. Kaya yun, sabi niya, pagpunta ko ng level 3, dahil nandun pa naman yung mga ano. Sabi ko, hala, pasok na ba ako? Kasi sa level 3, nandun na yung ano, yung mga, yung TNT boys, yung power duo, yung mga nakikita ako sa TV na mga may talent talaga. Wow, nandito sila. So nasa same level na kami. So sabi ko, ay, sana pasok na talaga ako. Pero sabi nila, tatawagan ka lang, di pa ibig sabihin nakapasok ka sa level 3, pasok ka na. So, tatawagan lang daw kami. So, yun, after 1 week, naka-receive ako ng call. So, yun na. Yes. Go, diba? Unexpected talaga. So, yun, hindi lang ako nakasakay ng ano, ng domestic flight. Pang-international pa pala yun, nakakaloka. Meron pa rin talagang binigay pa sa yung bigger opportunity, di ba? Kasi, guys, kahit dun, makapunta ka lang dun, makapasok ka lang, sobrang laking ano na yun, experience, di ba? So, mama, kaya, oo, kaya grinab ko talaga siya. Pero at the same time, ano yun eh, nag-audition din ako sa ano, habang nasa Manila ako, hindi lang Asia's Got Talent yung ano, sinalihan ko. Nag-audition din ako sa Miss Q&A, sa Showtime. Tapos yun, kaya, oo, as I can see your voice lahat. Kahit wawawin, meron din nakapunta, nakasali din ako ng Hep Hep Hooray. So ang nangyari doon, pasok din ako sa ano, sa Miss Q&A. E ngayon, tinawagan ako, pag tinawagan kasi ako, pasok ka sa Miss Q&A. E ngayon din, kinabukasan, tumawag din yung ano, yung Asia's Got Talent. Kaya, mas grinab ko yung international kasi, dahil makakapunta na ako ng Singapore at Malaysia noon. Kaya, oo, hindi ko na nagrab yung Miss Q&A noon. Oo. So, kasi that time, sabi mo, di ba, ate mo lang yung sinabihan mo na pupunta ka ng Manila. Hindi masyadong, hindi ka, kasi wala sa plano mo yung pumasok ka ng Asia's Got Talent, pero wala lang sa'yo. Wala, so, opo. Nung nag-audition ka, ilan lang yung mga nakakaalam? O yung ate lang, kahit yung nanay ko hindi niya alam na may ticket na ako tsaka pupunta ko ng Manila. Parang kinabukasan flight ko na oo, tsaka ko pa sinabi na pupunta ko ng Manila bukas, may ticket na ako. Ang gagawin mo doon, yun. So siguro family ko lang nakakaalam. Tapos pag uwi mo, kasi diba syempre nakita ka sa TV, gabi yung exposure, sa YouTube, sa iba't ibang platforms. And marami, syempre maraming mga surigaw no, na nakakita sa'yo. So ano yung feeling pag uwi mo? Actually, hindi. Wala pa ding nakakaalam. Pag uwi ko, wala pa yun eh. Kasi mga... Ah, hindi pa nag-shoot kami nun. Ano? Oo. Nag-shoot kami dun sa Malaysia. Ano? September. So, October, November, December, January, February. So, five months pa bago siya pinalabas sa TV. Oo. So, umuwi ako dito sa Surigao. Wala pa talagang mga idea yung mga tao. Hindi mo rin sinabi kahit kanino. Hindi ko rin sinabi. Oo. Kasi sabi ng staff ng ano, ng EGT. Na confidential daw. Oo. Kasi di din naman sure, kahit na nakapunta ako doon, nakapag-taping ako sa Asia's Got Talent, sure. Hindi yun sure na ipapalabas yung mga, oo. Kasi kahit ako nga ay nagtataka nung pinalabas na lahat ng mga talent, sabi ko, hala, ba't wala yung... May iba, mga yung mga kilala mo, wala. Oo, hindi na palabas yung mga talent nila. So yun pala yun, kaya hindi ko sinabi talaga, para hindi mag-expect din yung iba. Oo. And, syempre, nasa TV yun, and all, tinabangan mo ba? Ano ba yung ano mo, ginawa mo? Kasi syempre... As in, oo, yung barangay namin talaga, lahat, parang halos lahat talaga sila, sa isang bahay lang kami noon eh. Oo. At kahit naka-block na nga yung iba sa ano, sa highway, kasi ang dami talagang ano, sa labas ng bahay doon, nakatingin sila, iisa lang yung ano namin eh. So parang lahat ng mga tao doon nakikinood kasama ako.
parang ano siya, premiere, oo, yung ganun. Ang dami talaga, tapos yun, pagkatapos, grabe yung, I know, hiyawa nila, palakpakan. Eh, syempre, tuwang-tuwa din naman ako sa cell ko kahit hindi ako nakapag, ano, nakapag-proceed sa next level. Pero yung supportan talaga ng mga tao na nandun sa bahay that time, nakikita ko talaga tuwang-tuwa talaga sila dahil. Tapos yun, nagsilabasan din lahat ng mga posts sa Facebook ko na nakatag ako. Ito, si Maharut, ano, kaibigan ko, friends ko to. Wow, ha? Ang saya. Super. Ayan, shout out kay Mio. Shout out sa'yo. Ayan, siya yung gumawa ng page, yung ano, channel ko talaga. Perfect. Very good sila, di ba? Very, based pa lang sa ano, based pa lang sa mga kwento niya na na-feel ko yung ano, yung support, yung pagmamahal sa buong barangay para sa kanya, di ba? Sobrang, ma-feel ko talaga, sobrang proud nila sa kanya. Sobrang proud. Ano yung pinaka-embarrassing moment niya? In life. Ewan ko, siguro sa sobrang kapal ng mukha ko, walang kapal talaga ng mukha ko, as in. So parang lahat ng mga nangyayari siguro sa akin, kahit embarrassed na siya, hindi ko siya maaano matatawag na embarrassing. Pero siguro yung ano, siguro yung pag ano, pagsali ko ng Isha's Got Talent, nakaka-embarrass siya. Yung ginawa ko, parang ano ba, ba't ba ako naghubad sa ano, sa international show? Nakakaloka yun. Doon mo pa naisip. Wala, ba't ako naghubad doon? Pero sobrang dami nang natuwa sa'yo. Feel ko ready ka na sa feel ko ready ka na magpa-vaccine. Bakit? Kitang-kita na yung ano mo dito eh. Oh. Bakit na mo? Oh, di ba? Hindi na kailangan ng bando. Ito pa. Kore. Okay. Mahigpit na diyan? Hindi. Wala. Talaga, free visa yan, di ba? Ano yung mga mapopromote mo na nandiyan sa Surigao City? Nandiyan sa inyo. Our very own, ano, dito since nasa Mainit talaga ako, municipality of Mainit, meron kaming Mapaso Resort, Wellness Resort. Meron ding Mainit Lake. Ayan, so may Sungkoy. Siyempre yung Mabwa, yung Pebble Beach sa ano, sa Surigao City talaga mismo, yung Mabwa. Kasi kapag si... Ang dami. Oo, kasi sabi. Siargao! Isa din yung Siargao. Siargao, Surigao del Norte. Kasi ang daming nagsasabi, kapag sinabi ko, tagasin ka, Queen, sabi ko, ah, Surigao del Sur. Sabi ko, malapit ka sa Siargao, malapit. Sabi ko, malayo ko sa Siargao. Akala nila kapag sa Surigao, yun na yun, Siargao. Yun na yun. Hindi nila alam kung gaano kaganda ang aming provinces, di ba? Correct. Di ba Surigao Sur, nasa inyo din yung ano, Enchanted River? Yes, Surigao del Sur. Para sa'yo, sure. Grabe, no? Grabe yung ano natin. Aray. Yung question ko is, probably, last but not the least. Ano? Kasi... kinakabahan ako dyan. Okay. So, hindi. Seryosong tanong to. Seryoso, ha? Hindi ako mahilig sa seryoso. Kaya hindi sinaseryoso. My God, you're so cute. Charot lang, charot. Ano yung ano mo? Life advice mo sa akin? Kasi ahead ka sa akin. Ano life advice mo for me? Wow, ha? Advisor na pala ako. Sa experience ko din, kailangan ng talaga laban lang sa buhay. Alam ko na naranasan mo din yung feel mo tamad, naging tamad ka sa pagba-vlog. Pero yun yung nakikita kong ano, kamalian ko sa self ko na yun, kailangan siguro talaga laban lang tayo, gumawa ka lang ng content. Tapos siguro kasi yung iba, iniisip nila yung ano yung kikitain sa YouTube. Yun talaga yung kaya maraming nag-YouTube ngayon. Pero masasabi ko lang is huwag mo na isipin yung kikitain mo sa YouTube. Gumagawa ka ng content. Oo, gumagawa ka ng content kasi gusto mo at ano mo yun, passion mo yun. Gusto mo yung ginagawa mo, hindi lang dahil sa ano, sa kikitain. Kung love mo talaga yung ginagawa mo ngayon, hindi ka talaga mag-isip ng kahit anong bagay na babalik sa iyo. So ayun, isang question ko for you. Hindi pa yun siya. Si Maharut. Million mga tao ang nakapanood sa kanya eh. Mga views and all. Like, iba't ibang platforms. Ano yung masasabi ni 2019 Maharut sa 2021 Maharut? Maharut pa rin ba? Maharut pa rin. Parang nagkaka-level up na yung pagiging Maharut ko. Oo, yun talaga. Pero siguro yun nga. Ano yung question mo for yourself right now? Question ko sa self ko. Q&A yan. Wow, hada, naaanat ako sa mga katanungan mo ngayon. Parang nabablanko ako. Oh, ano ka ba tanong ko sa self? Maharut, kailan ka babangon? Wow. Ngayon ka na babangon. This is the time. Oo, parang feel ko nga eh. Parang feel ko, actually, nung pagkatapos ng vlog,
Oo, pagkatapos ng vlog, sabi ko, ay, siguro ito na yun. Gusto ko nang pagpatuloy talaga tong vonggang-vongga na. Oo, makarot huwag ka nang hihiga. Dapat laban na sa buhay. Oo, huwag nang tulog ng tulog. Huwag BL ng BL. Huwag kay drama ng kay drama. Bet ko talaga kasi yung mga BL eh. Ah, nag-watch ka talaga. BL fan ka talaga pala. Super. Oo, ng GMM TV. Actually, kung alam mo lang, kung nasa GMM talaga, nandun ako, natutulog na ako sa labas ng GMM. Guys! Gusto ko pumunta doon. Dali, ito ta dito. Mag-party ka dito. Plano ko next year, sige. Sige. Dili na ito mag-bukugkuan hotel. Dito ta matog sa gawas na sa GMM. sa labas na mismo ng GMM. Doon tayo natulog. Magana tayo doon. Feeling ko guys, yung magiging content namin dalawa talaga. Guys, ganyan talaga guys. Yours, ano na dyan? Thailand na mo yours. Yours. Hindi hadlang yung pandemya sa pagkukulab natin. True. Yes. Kalaban. Sana ito na nga yun. Ito na yun. Claim natin yan. Claim natin yan. Diba? Sige, claim ko yan. Claim natin yan sa ano mo. Career nating dalawa. Kaya natin yan. At tingnan mo, few months or few years from now, parang tatawanan na lang natin yung sarili natin. I did it! tama! Marami akong BL fan. Ayaw mo ng Filipino. BL fan ka. Kasi kung mahirap guys daw abutin yung BL actors, doon tayo sa BL fan. TikTok. Ano ba titiktok natin? Single, tubal, tubal. Ganyan para. Siya yung ano ko, choreographer ko. Ella de la Cruz. And yes. Thank you so much. Salamat. Okay. Dahil na to. Kapkun ka. Kapkun ka. Yun yung gusto kong sabihin talaga. Oo. Say kapkun ka. Okay, thank you. Yes. Salamat. Bye. You can always come safe. Up to me. Safe. Always take good care. Please, kayo din dyan. Regards ko sa mga friends. Ayan to ka. Magbi-video lang ako. Gusto ko magsasalita ka lang ng Thai. Okay go. So, di ka to kon ni quick up Pichoy na ka, Maharut na ka. Kapun makmak to kon proa tidu kap vlog function. Abangan ang aming collaborations together na ka. Kapun makmak na ka. And thank you so much, Pichoy na ka. Nek mai, hulap na mako sa mang him. May kachay ka. Kawa lai ka. Kapikut alay ka. Okay, kapun ka. Nang hopong ka. Wala ka. Grow together more. Diba? Yes. Good luck sa atin. Yes. Basta lang ano, yung heart lang talaga. Hindi magbabago yung heart. Yun lang pinaka-importante. Yes. Basta sirigaw noon. Basta surigaw nun, guwapa ka, John. Yay! True. Marajaw ka, John dito. Salamat! Ay, surigaw nun, kao. Yes, bye! Bye-bye! Thank you so much, guys, for watching this episode of Talk with Queen, the series. And sana nag-enjoy kayo talaga sa panonood ng story and journey ni Maharut, no? So, let's get to know more people and please support local vloggers lalo na dyan sa Pilipinas. And I hope na you are guys safe and healthy. Thank you so much, Hopkun Ha!